Magandang umaga po muli, mga kapatid. Napansin niyo po ba nung kayo po ay naging Kristiyano na bawat kilos niyo po ay may nag-oobserba na po sa inyo, no? We are all under scrutiny. 'Di ba? Nung tayo naman po ay hindi pa Kristiyano, parang kahit ano namang gawin natin, wala namang pakialam yung iba, no? Kung tayo ay palasing-lasing sa tabi-tabi, 'di ba? Or kung ano yung mga ginagawa nating kalokohan, kung sino-sino kasama natin, at kung ano yung mga ginagawa nating mga bagay na hindi magaganda. Pero nung naging Kristiyano na po tayo, mga kapatid, iba na eh, no? All eyes are observing us. Tinitinan po yung bawat kilos po natin, yung bawat salitang binibitawan po natin, especially within our families, dun sa mga kaibigan po natin, tinitinan nila yan, nung naging Kristiyano na tayo, tinitinan nila kung totoong may nagbago sa atin. Kaya kapag ka po hindi nila nakita yun, ano, minsan nasasabihan tayo, ano, eh, pa-church ka pa naman. Eh, Kristiyano ka pa naman. Lagi ka pa namang nasa church, pero ikaw ay tamad. Ikaw ay palasagot sa magulang. Napansin niyo po yun, mga kapatid? It seems that there is a responsibility bilang mga Kristiyano. Because we are all under scrutiny. There is that a certain level of expectation sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Now, why is that so? Bakit kaya ganun po ang nangyari sa atin bilang mga Kristiyano? Alam niyo po yung reason? Because yung buhay po natin ay isang patunay sa ibang tao kung gaano ka-epektibo ang ebanghelyong ipinapangaral po natin. And that's why hindi lamang po ang mga salitang ating pong ipinapahayag sa mga tao ang mensahe sa kanila. Gayun din naman ang ating pong mga buhay, mga kapatid. Our life is a living message to all the people about the power of the gospel. And that's why, mga kapatid, we should be very careful on how we should live. Dahil ang mga tao pong nakapaligid sa atin ay nag-oobserba sa ating pong mga buhay. At yan po ang pag-aaralan po natin ngayon pong umaga. No? The title of our message this morning is this: Honorable Living. Honorable Living. And it is from 1 Peter chapter 2 verses 12 hanggang chapter 3 verse 7. Medyo mahaba po yung passage po natin, but as much as possible medyo iksian po natin itong message po natin, ayan, as much as possible. Muli po ay inaanyayan ko po kayo na ating pong tunghayan ito pong aklat po ng unang Pedro. And as we remember in the past Sundays, ating pong pinag-aralan yung background ng 1 Peter, that this is Peter's letter to the church during the time of their severe persecution. And so we will see yung mga instructions ni Apostle Pedro sa mga Kristiyano on how we should live as Christians. What kind of life God wants us to live in the midst of unbelievers. Paano ba tayo dapat mamuhay? And so, join me in reading yung passage po natin, ano? Ngayon pong umaga. So, isang verse lang po ang babasahin ko po muna, and then later on we will read some other succeeding verses. Sabi sa 1 Peter 2:12, "Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation." Please be seated sa presensya po ng ating pong Panginoon. Now, we see here, ito po ay continuation ng message natin last week. Naalala niyo po yung message natin last week? That we are God's people. Tayo ay tinawag ng Diyos from darkness to light. At ang sabi ng salita ng Diyos, we have become God's own people, His own possession. We are a chosen generation. We are a holy nation and our lives belong to God. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Miyembro na po tayo ng kanyang bayan, ng pamilya ng Diyos. So that is our identity. And now it shows here, mga kapatid, na meron po tayong misyon. Habang nandito tayo sa mundo, merong pinapagawa ang Diyos sa atin. At ang sabi po sa verse 11, if you read verse 11, ang sabi, tayo daw ay mga strangers. Tayo daw ay mga nakikipamayan dito sa mundong ito. And as strangers in this world, huwag daw tayong magpadala sa kasalanan, sa paggawa ng mga kasalanan, because
we have a mission in this world. At ito nga po yung ating mission, makita po natin sa verse 12, that through our conduct, through our lifestyle, God wants to reach out to the people who do not know God. Kaya ang sabi, keep your conduct among the Gentiles. Pag sinabing Gentiles, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, keep your conduct honorable. Pag sinabing honorable, it means kaaya-aya. It means kapuri-puri na pamumuhay. Tama ba? Kalugod-lugod. Marangal na pamumuhay. Kaya po, yan po yung battle po dyan. Ano? Sabi, when they speak against you as evildoers, you see here, there is a struggle with this world. Because people are against us, against the message of the gospel. And so it says here, they speak against us. But when they speak against us, ano daw ang dapat nating gawin? Mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa tao at sa Diyos so that, ano po ang mangyayari? We will be able to win them. Ang sabi yan, that they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. It means, makilala rin nila ang Diyos through our lives. And God wants to be glorified sa buhay po natin bilang kanyang mga anak. Tama po ba mga kapatid? Do you agree dyan sa message po ng 1 Peter? And so, kung maaalala niyo po, in the first chapter ng 1 Peter, nagsimula po si Pedro reminding them who they are. Napakalaguhunan mga kapatid na malaman natin yung identity natin, kung sino po ba tayo. Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? So yung mga unang pinag-aral natin, first three Sundays, we talk about what God has done for us. And now, ang ating pong gagawin is aaralin naman po natin yung mga bagay that we should do. Napansin niyo po ba yung done at saka yung do? Ito po yung madalas na mensahe po ng mga apostol. When we say done, this is what God has done for us. Yung do, this is what we should do in response to what God has done for us. So makita po natin dito yung clear na message. Now, Peter specifies yung action. Ano ba yung buhay na kinakailangan nating gawin so that we can effectively witness to this world na against sa mensahe ng mabuting balita? Yung buhay po natin, ano? We should keep our conduct honorable among those who do not know our God. And so, this is the question. If our goal is to glorify God, sabi yan, to glorify God through our deeds. Okay? Now, the question is, how can we glorify God in this world? And good news, Peter gives us some practical application of this important truth. Tandaan po natin, we have a mission to glorify God in this world, and we can do that by the following. Makita po natin dito yung pong outline, ito pong ating pong message. May tatlo pong bahagi na diniscuss si Pedro. Paano natin may apply itong message po natin? So, how do we glorify God in our, number one, society, verses 13 to 17. Number two, our workplace, kung saan po tayong tatrabaho, that is verse 18 to 25. And lastly, our family, verse 1 to 7 and chapter 3. So, yan po yung outline ni Peter doon sa practical application on how we can glorify God, on how we can live honorably in the midst of the Gentiles, of those who do not know God. So, I want us to see, mga kapatid, yung pattern nito pong tatlong bahagi na ito. Because, mapapansin niyo po na itong si Apostle Pedro, pare-pareho po siya halos ng message na sinabi patungkol dun sa bawat section po na ito. Tungkol sa society, tungkol sa workplace, and tungkol sa family. Okay? Mamaya, mapapansin niyo po yun, yung kanya pong instructions. So let's see first, yung una, ano, how do we glorify God in our midst or in our lives? First, we need to be submissive to authority. At makikita nyo po yan, dun po sa tatlong sections. Sige po, pakitinan nga po natin. Yung una, verse 13, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor. And sabi sa 2, verse 13. Yung pangalawa po, sabi sa verse 18, servants, be subject to your masters. And pangatlo po, ang sabi po dyan ay likewise, wives,
be subject to your own husbands. So yung tatlong sections po na yan, pareho-pareho po ng instructions si Apostle Pedro. Napansin niyo po ba yung word na be subject? Talks about our submission to authority. And it's very clear from this passage that God has established human authority. God has given human authority sa atin to establish order in this world. Gusto niya magkaroon po ng kayusan. Kaya in-establish niya po ang human institution, yung pong government, for example, and then yung pong mga workplaces, and also in our families. There is what we call order. And that's why we should follow and we should submit to authority. Sa atin, bilang mga tao, there is a tendency for us to resist authority. Bata pa lang tayo, no? Parang ayaw natin ng mga batas. Ayaw natin ng mga pinagbabawalan tayo. Gusto natin lahat ng bagay in our own terms. Diba? Akala natin umiikot lahat sa atin. But as we grow up, we recognize that there are certain laws and certain authority that we should submit to. First, particularly sa ating family, nag-umpisa doon. Hanggang napapansin natin, ay meron din palang umiiral na batas sa ating lipunan. And then when we go to our workplace, there is also what we call authority. God establish all these authorities, human authority. And so let me just give you this principle, mga kapatid. Sige po, pakinex. Our God desires order in our society, in our workplace, and in our family. And that's why pareho-pareho po ang command ni Pedro dito. Ang sabi po niya, be subject. We need to submit to these authorities. Dahil ito po ay galing po sa ating pong Panginoon. So let's see, mga kapatid, ito pong una. Ano? Sabi, sige po, pakinext po natin. Verse 13 to 14, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Sige po, it's clear from this passage. Sige po, pakinext. Ayan, in-highlight ko po dyan yung word na to every human institution. At in-specify kung sino yun, ano? To the emperor. Kumbaga sa panahon natin, yung pinakang mataas na leader, ano? And that is the president. And also to the governors. When you say governors, these are the local officials in our provinces at yung mga iba pang mga local officials. So God acknowledges all this authority. And we should submit to the government, mga kapatid. And maybe some of us, medyo tataas po ang kilay. Yan ay issue ngayon, sa panahon natin po ngayon. Marami po ang mga bumabatikos sa gobyerno. And we know ang situation po natin, napakatundi po ng kinakaharap po ng ating pong bansa. Away-away everyday, ano, ang ating pong nakikita sa social media when we talk about the government and the response to COVID-19 at iba pang mga problema ang kinakaharap ng ating pong bansa. Now, there is a tendency for us to resist authority. But we learn from this passage that the command, it is not from me. Ang sabi po dyan ni Apostle Pedro, be subject to every human institution, especially to the government. Why? Sige po, pakinext po dyan. Pakinext po. Ayan. For the Lord's sake. Alang-alang sa Panginoon, mga kapatid, because He is the one who established the government, and so we need to submit to the people who are leading our society, our nation. At hindi lang yung mga kapatid, we should submit to the existing laws, yung mga batas na umiiral po sa ating pong lipunan. Ang mga Kristiyano, hindi po tayo excuse na porque si Jesus ang ating pong Panginoon na hindi na tayo magpapasakop sa ating pong gobyerno. At hindi na tayo magpapasakop sa mga batas na umiiral sa ating pong komunidad. This is very clear from this passage, mga kapatid. At hindi lang dyan, mga kapatid, even si Paul, sabi sa Romans 13, sige po, pakibasa nga natin. Verse 1, let every person, okay? Pag sinabi every person, bawat isa, lahat ng tao, be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. It's very clear. Even si Paul,
acknowledges the government. At ang sabi, dapat daw po tayo magpasakop sa governing authority. Why? Because ito po ay galing sa Diyos. Sige po, pakinex po natin. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Alam niyo, salamat sa Panginoon because nag-establish siya ng authority and order sa ating pong lipunan. Just try to imagine, kung wala pong gobyerno na siyang maglilid sa ating pong bansa para magparusa sa mga pumapatay, ay kung wala pong magpaparusa, ay kahit sino po pwede pong matay. Diba? Di ka na accountable sa gobyerno or sa ating pong lipunan. Kung anong gusto mong nakawin, kukunin mo na lamang. So wala pong order. It's very clear from the scriptures, it is not from me. Hindi po ako nag-uutos ito, mga kapatid, but this is from the Bible. And if we are claiming to be followers of Christ, we are believers of Christ, then we should follow the commandments of God. Yung mga utos po ng Panginoon sa atin because yan po ay, yung pong government ay galing po sa Panginoon. Ang Diyos po ang siyang nagtatagpunan. And so, ang challenge po sa atin is how we should live as law-abiding citizens. Kumusta ho tayo, mga kapatid? Nagpapasakop po ba tayo sa mga batas? O tayo yung unang-unang mga lawbreakers? Kumusta ho tayo sa mga traffic rules? Tayo po ba ay sumusunod sa mga traffic rules o binabaliwala natin ang mga traffic lights at ang mga batas na umiiral? Tayo ba ay pasaway sa mga daan? Naalala ko yung aking pong wife ay madalas akong nasasaway eh. Pag nagdadrive ako, eh, sinasabi, 40 kilometers lang ang overspeeding ka na, 60 ka na. Nagagalit sa akin eh. Akala may limit. Kumusta po tayo, mga kapatid, sa ating pong pagsunod po in terms of obeying the law? Now, this is very important, mga kapatid, because ito po ay ating testimony sa lipunan. Kung tayo po ay sumusunod sa mga umiiral po na batas. Now, there are exemptions to this, mga kapatid. We have to understand. Siguro iba nagtatanong sa atin, hanggang saan yung scope ng pagsunod natin? Paano kung ipapagawa sa atin yung mga bagay na against sa kalooban ng Diyos? Against sa moral standard ng Panginoon? Of course, there are exemptions. Okay? Particularly, if the government would command us to do something that is totally against the commandments of God. And in that case, marami tayong mga example in the Bible. Si Shadrach at si Abednego. Naalala niyo yung mga tao na to? Si Daniel. They were commanded to commit idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. And they disregarded the law because this is in complete opposition to the command of God. Yan dyan din sina Pedro at sino Juan, inutusan sila, huwag mangaral ang salata ng Diyos. Ay, lalo silang nangaral. Ano? Because they said, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. So in that particular case, mga kapatid, if the government commands us to do something that is against the will of God, now we resist and we submit to the authority of God. Okay? Yan po yung makikita po natin po sa scriptures. That those are the few exemptions. Pero let me tell you this, mga kapatid. Those are only few cases. Napakabihira po. Especially here in the Philippines, we have what we call religious freedom. There is separation between the government or our society at saka po yung ating pong religion. And that's why there is, inside the Constitution, merong pong batas na umiiral na nagsasabi na wala po kahit na sino sa atin ang maaaring magbawalan ng sino man to exercise his religious freedom. Okay? Meron tayong ganyang umiiral po na batas. No law shall be passed that is against the right to choose religion. Kung ano po ang ating pong paniniwalaan. And so napakabihira lang ho nun, mga kapatid, na tayo po ay obligahin na sumunod dun sa mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. O maaaring yung iba sa inyo nagsasabi, eh pastor, paano naman po kung ang mga batas, for example, na darating o minumungkahi ng mga namumuno, ay alam ba, tungkol sa abortion. Alam po natin, ano? Those are the times that we will need to speak out and to tell the world that this is not what God has intended for us to do. Kapag tayo po ay
naharap po sa ganyan pong mga sitwasyon, there will be times kinakailangan po natin mag-speak out. We should submit according to the scriptures, pero it doesn't mean, mga kapatid, that we will not speak out kapag ka po merong injustices. Kapag ka merong corruption. Abaw, ikaw po ay nasa isang lokal na pamahalaan and you know corruption, you need to expose it. Hindi mo sasabihin na, ay kasi submit eh. And you are also an instrument para ikaw ay manatili ang injustices, corruption, and many other evil in this world. It doesn't mean na hindi na tayo pwede magsalita sa mga maling nangyayari. Mga kapatid, we submit, we obey the law, we honor those who are in the position, but at the same time, mga kapatid, we also have the responsibility. If we see injustices, if we see people oppressed, we can actually speak out. Buti na lang, mayroong mga propeta noong unang panahon na nagsasalita against the leaders of the land, mga hari ng Israel. Naalala niyo ba si David? What did he do? Adultery and murder. Anong ginawa ni Nathan? He spoke out against this leader and he told him, you know what? What you did was against the will of God. It is a sin. And so he repented because the prophet spoke out. Yun po yung mga role din naman natin kapag ka po nakikita po natin na meron pong injustices. Pero ang sabi po sa salita ng Diyos, we should submit to the government. No matter how imperfect it may be. At talaga naman pong wala pong perfectong gobyerno. Tama po ba? Meron po bang perfecto? Wala po, ano? Every human institution ay meron pong imperfection. Pero tandaan po natin na tayo po ay bahagi ng kaharian po ng Diyos. We live in two kingdoms. First is the kingdom of God. And also, we are here in the we are under a human institution, human government. And so we acknowledge those existing laws and existing authority. Okay? Sabi po, let's continue. Sabi diyan ni Pedro, sige po, pakituloy na po natin. Chapter 2, verse 18. Sabi po dyan, servants, be subject to your masters with all respect, not only to good and gentle, but also to the unjust. Dito naman, binigyan ng instruction po ni Pedro ang mga servants na magpasakop sa kanila pong mga master. O sa panahon natin ngayon, we do not understand yung pong relationship ng master at saka ng servant. Kasi wala naman pong mga alipin po ngayon. But this talks about our workplace. Kung saan po tayo nagtatrabaho, we also have to acknowledge the authority sa ating pong workplace. Sa mga trabaho po natin, lahat po ba kayo manager? Hindi naman po lahat tayo manager. Ano? Hindi naman lahat supervisor. Meron din pong mga mga workers, mga crew. Diba? Iba-iba tayo ng mga role sa trabaho. And so we have to submit also to the authority inside our workplace. Paano yung mga hindi mabubuting mga employers or yung mga tao na hindi maka-Diyos? Sabi po dyan, sige po, pakinex po natin. Not only to those who are good, but also to the unjust. We have to acknowledge yung pong tinatawag po natin na authority in our workplace. And this is very important, mga kapatid, sa ating pong mga trabaho. Yung ating pong pagpapasakop dun po sa mga ano po natin, mga namumuno ho sa atin. Why? Because it is also our testimony. Kumusta ho tayo, mga kapatid, sa ating pong mga trabaho? Gusto ho ba natin tayo po ang boss? Eh kung gusto natin tayo po ay boss, eh di humana po tayong trabaho kung tayo po yung boss. Tama po ba? Aba, umasok ka sa isang trabaho, eh gusto mo ikaw masusunod. Eh hindi po pwedeng ganun po yung ating pong diskarte. No? We have the freedom. Eh, yung mga servants, wala silang freedom eh, no? To choose kung sino yung kanilang master. Nakakuha niyo po? Tayo may freedom naman eh. Hindi naman sinasabi dyan na habang buhay ka na dyan, magpakakulong ka na dyan sa yung employer. No, if you really do not like kung sino yung
yung iyong pinag-work, pinagtatrabahoan, you are free to go to another job opportunity. But what is Peter saying in this particular passage is that yung inuutusan niya ang mga mananampalataya to become submissive in the authority in their workplaces. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kasi ang trabaho natin, hindi lang po yan isang maliit na bahagi ng ating buhay, pero ang laking bahagi po ng ating buhay. Tama po ba? Kung saan tayo tatrabaho. Minsan nga, mas mahaba pa yung oras ng iba sa kanilang trabaho kesa doon sa time nila sa kanilang asawa o sa kanilang anak. Sipin mo yon. 8 hours kang nasa trabaho or iba, 10 hours nasa trabaho. Pag-uwi mo, no? Isang oras na lang kayo minsan mag-uusap ng asawa mo. Eh minsan masungit pa, no? Masungit pa tayo pag-uwi natin. So, kinakailangan ibalanse din po natin yung ating pong oras. At kinakailangan din po maging mabuti rin tayong mga miyembro ng pamilya. Makikita niyo yan sa kasunod, ano? Hindi lang tayo sa puro trabaho, pero kasama doon yung ating pamilya din. Andun din yung ating role sa ating pong mga pamilya. And so, next po natin, sabi diyan sa chapter 3 verse 1, this talks about the authority inside the family. Meron po dapat authority sa pamilya because nais ng Diyos na magkaroon din ng order sa family. And let me tell you this, mga kapatid, hindi po, kung ikaw po ang anak sa isang pamilya, let me tell you this, hindi ikaw ang boss. O po tayong feeling tayo po yung boss kung tayo po ay nasa isang pamilya kung saan tayo po ay anak. Kasi hindi po tayo ang leader po ng family. We have our parents. We need to submit to the authority of our parents. And dun po sa marriage, o dun sa mag-asawa, makita rin natin dito yung authority na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga lalaki. Kaya ang sabi, tayo bilang mga lalaki, we should lead our wives. And wives should submit to their husbands. Medyo mahirap itong tanggapin para sa marami, pero let me tell you this, mga kapatid. This is from the scriptures. This is not what I am saying, but this is what the Bible says. Hindi lang si Pedro, but even si Paul talks about the authority of men sa kanila pong mga asawa. And we have to acknowledge this leadership, mga kapatid. Now, it doesn't mean na ang lalaki po mas mataas kaysa sa babae. Hindi po yung nagpapakita ng superiority ng isang gender over the other. Huwag po nating i-misinterpret na gano'n. No? When we talk about authority, it means we acknowledge the leadership of male dun sa family. Hindi po nangangahulugan na hindi na natin pakikinggan ang ating pong asawa kung ano yung kanilang nais pong ipahayag sa atin. Hindi man po tayo dito mga autocratic, ano, na tayo yung boss dun sa family. But ang sabi, tayo ay husbands. Ano? And we have to exercise leadership in the family. Because God wants order in the family. At una ron, mga kapatid, tayo bilang mga lalaki, we should lead our spouse to the Lord na mapalapit din sila sa kanilang kaugnayan sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dyan, ang utos sa mga, ito po particularly ang utos ay sa mga wives. Tama ba? Wives? Ano daw sabi? Submit to your husbands. So that even when they do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. Ang ganda na, ano? They may be won, especially yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Mga kapatid, kung ikaw po ay Kristiyano, ikaw ay babae, yung asawa mo po hindi pa Kristiyano, ano yung isang napagandang way para madala mo siya sa Panginoon? Ang sabi sa salita ng Diyos, you submit to the authority of your spouse. Kahit pa siya ay hindi perpektong asawa. Wala naman pong perpektong asawa. Meron ho ba ditong perpektong asawa? Lahat po tayo ay we are under the process of transformation. Tayo po inaayos po ng Diyos ang ating pong mga karakter. And so, we need to acknowledge yung pong leadership po ng mga kalalakihan din sa mga tahanan. At kung ikaw naman po yung lalaki, mga kapatid, you need to exercise leadership. You lead your family to the Lord. Ikaw po ang inaasahan ng Diyos na manguna sa iyong family. You lead them to the Lord. In prayer, in the word, studying the word. Leadership. We should exercise leadership in the family because that is what God wants us to do. He wants order in our society, in our workplace, and in our family. Now,
Number two, we have to see then, mga kapatid, yung pong, sige po, pakinext po natin. Pangalawang bagay na makikita ho natin dito that that will become a good testimony to the world is that we should be respectful of others. Sige po, as I told you, pare-pareho po yan. Yung tatlo pong sections, binanggit po dyan ni Paul o ni Peter yung word na honor or respect. Okay? Ang sabi niya sa chapter 2 verse 17, para sa mga tao sa ating society, ito ang daw ang dapat natin gawin. Honor everyone. Love brotherhood. Fear God. Honor the emperor. Okay? So yung word po dyan ay honor. Next, tungkol naman po sa workplace. Servants, be subject to your masters with all respect. With all respect. Yung respect po dyan, saka yung honor, meron po siyang similar meaning. May pagkakatulad po yan. Ano? In fact, when you check yung pong sa words sa study, yung pong honor, it means respect. Nakikita niyo po yung similarity po na. Next verse, chapter 3 verse 2, ito naman sa mga babae. Wives, obey your husbands or be subject to your husbands so that they may be won when they see your respectful and pure conduct. Which means, mga kapatid, mga babae, pakirespeto rin natin ang mga kalalakihan. Huwag po nating ipahiya ang ating pong mga asawa. Ilalagay natin sa kahihiyan ang ating pong mga asawa. Kinakailang irespeto po natin sila. At hindi lang po ang mga lalaki, ang mga babae ang dapat magrespeto sa asawa nilang lalaki. Gayun din naman, ito po, ang ganda na pagkakasabi dito, chapter 3 din. Sige po, next. Chapter 3 verse 7. Likewise, ito naman mga kalalakihan, husbands, live with your wives in an understanding way. Maunawain ho dapat tayo bilang mga kalalakihan. Showing honor to the woman. Showing honor and respect to the woman. Which means, mga kapatid, pag tinahan natin itong summary na ito, sino po ang dapat nating irespeto at i-honor? Sino daw? All people. We honor yung mga kapitbahay natin. We respect our government officials. Mula po dun sa presidente, vice-presidente, senador, hanggang sa mga kapitan ng barangay. Lahat po yan, we should honor them. We should respect them. Hindi po yung kung sino lang yung manok mo, sila lang irerespeto mo. At yung hindi mo manok, ay kung ano-anong pagmumura na ang sinasabi mo dun sa mga taong hindi mo gusto. So, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, napakahalaga po ng respeto. We should respect everyone. Ano man ang kaniyang katatayuan sa buhay, mayaman man siya o mahirap, siya man may ay gwapo o hindi ganun kagwapuhan, ang lahat po ng tao ay kinakailangan po nating irespeto. Even po tayo, kapag po tayo ay kakain sa restaurant, paglilingkuran tayo ng mga taong, mga crew, dining crew, we should respect them. Kahit sino po, lahat ng tao po, mga kapatid, we should know how to respect. And this is very, very important, mga kapatid, because this is the way we can reach out to other people. If we are not respectful, kahit anong ganda ng gusto mong sabihin sa isang tao, hindi ka paniniwalaan. Yun po ang totoo. Pag napansin po ng tao na ikaw ay walang respeto sa kanya, kahit anong gandang mensahe na dadali mo sa kanya, hindi po niya ito tatanggapin o pakikinggan. And you need to acknowledge it. Kumusta po tayo? Are we respectful people? How about in our workplace? Tinatrato po ba natin with respect ang mga katrabaho po natin? Yung boss po natin? Or yung mga mababa ho sa atin ang tungkulin? Mas mababa ang kanilang katungkulan. Do we respect them? Do we honor them? Or tayo yung unang-unang nagdi-disrespect dun sa mga tao. Tandaan niyo po ito mga kapatid, kilala po ng mga tao kung sino yung respectful or yung mga arrogante. Especially in the workplace. Pag napansin niyo parang medyo may umiiwas sa iyo. Eh baka they feel disrespected in the way you are dealing with them. And so we have to assess our lives. Kumusta po tayo mga kapatid? At ito po ang isang napansin ko mga kapatid, na tayo bilang mga tao, madalas dun sa ating pong pakikitungo sa mga tao in the social media, kumusta ho tayo? Do we speak
with respect to those who hold different opinions sa atin. Or madalas tayong magmura, makipagsabong, makipag-away. Tandaan niyo po ito mga kapatid, okay lang po magkaroon tayo ng iba-ibang opinion pagdating sa politika. Ay wag na lang po umabot sa magkakamurahan na at magkakabantaan na po ng ating pong mga posisyon, sa ating mga tao na hindi kapareho ng ating pong mga pinangahawakan. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos, if we want to win people, we should respect them. Yan po ang napakahalagang dapat po natin gawin bilang mga Kristiyano. So ito po ang reflection po natin. Do I respect people in the government? Those who are officials, do I respect them? Do I respect those in my workplace? Yung mga boss natin or even yung mga people who are in the low positions, do we respect them? How about yung sa family? Do we respect our parents? Mga anak, do we respect our parents? Or yung mga asawa, do we respect our spouse? Kumusta ho? Let's assess our attitude. How about those who deliver our food? Diba? Usong-usong yung mga delivery. Mabait po ba tayo? O tayo yung unang-unang disrespectful do sa ibang mga tao? So we have to treat people with respect. Ano man po ang kanila po ang kalagayan sa buhay. Ano man po ang kanilang katungkulan. Ano man po ang kanilang pinangahawakang mga paniniwala. Ano, minsan nga tayo na nasasabihan ng mga Kristiyano, ano? Lagi kasi tayo nasasabihan na judgmental tayo. Why? Because meron agad stigma, ano? Especially those who do not have parang the same belief na katulad po natin. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Unang-una po na makakapag-win sa puso ng tao ay yung respeto. Kapag naramdaman niya that you respect him, anuman ang katatayuan niya sa buhay, it will be very easy to win that person to the Lord. To lead that person to the Lord. So it is our responsibility to be good. To be respectable sa mga taong nakakahalubilo po natin. So yan po ay kailangan po natin i-assess mga kapatid. We have to think about at the time na ating pong, tayo po nakikihalubilo sa mga tao. Now, number three, sige po, pakinext po natin. Ito na po yung panghuli, ano, we should be committed to good works. In each section, binanggit po yung word na good works or doing good. Sige po. Chapter 2, verse 15, for this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Yung word po dyan ay doing good. Ito ay para po sa society natin. Ano? Yung mga taong nagsasalungat sa atin, kapag ginawa natin sila ng kabutihan, ano daw ang mangyayari sa kanila? Sila ay titikom na yung bibig. So, umpisa madaldal ho yan kung ano sinasabi sa'yo. Pero nakita niya na mabait ka at ikaw ay mabuti ang iyong testimony, so hindi na siya magsasalita ng against our faith because they see that you are living out what you believe. Ito ay sinasapamuhay natin. Ang sabi sa next verse, ito naman ay para sa mga workplaces natin. But if you, when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. Pansin niyo yung word po dyan na binanggit, ano, doing good tsaka suffer. Okay ba yun na tayo ay gumagawa ng mabuti tapos nag-suffer pa rin tayo? Ang sabi dito, this is a gracious thing in the sight of God. At ano pong isang example na binigay dyan ni Pedro? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He suffered by doing good. But because of that, something great happened. We are benefiting from the sacrifice of the Lord Jesus. He experienced suffering dito sa mundong ito, but it turned out to be good for other people. Now also in our suffering, when we suffer for doing good, and we continue doing good, in spite of our sufferings, it becomes a message to the people that we have a real relationship with God, that no matter what happens, we will continue to do good. Huwag po tayo mapagod na gumawa ng mabuti, mga kapatid, at hindi po na-appreciate ng iba. Kahit may mga tao na salungat po sa atin. Continue to do good.
Eh, ngayon nga, itong panahon natin ngayon, matutulong ka na lang, aawayin ka pa. No? Huwag na po natin pag-awayan ng pagtulong. Problema pa ba natin yon kung may nagbigay yung sa kabilang kampo ng tulong sa kanilang kapwa? Huwag na po natin problemahin. Let's be happy that people are helping each other. Hindi na po natin dapat pong problemahin at pag-aawayan po kung dapat bang tumulong o hindi ang tao. Dapat po tayong tumulong. Dahil yan po ay command po ng Panginoon sa atin. And doing good is very important. Even if people will attack us for doing good, we still do what is good. Tama ba? At ang sabi dyan, next verse po natin, ito naman yung sa mga wife, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, you are his children if you do good. So kasama po dyan yung command po sa mga kababaihan na gumawa ng kabutihan to become effective witness to their spouses. So yun po yung pong command po sa ating mga kapatid that if we do good, we put to silence yung mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa atin. And I have witnessed that many times. God transforming people. I have seen young people who were converted to faith, who got to know the Lord Jesus. At nung unang bahagi ng kanilang buhay pananampalataya, there is persecution within their family. May nanunugod na magulang. Nagagalit ang mga magulang. Huwag yun na isasama yung anak ko. At sila ay opposed dun sa pananampalataya ng kanilang anak. Their friends opposing them because of their newfound faith in the Lord. And this is what happened, mga kapatid. In spite of the negative words that they heard, they remained faithful to God and became good testimony to their parents, to their family, and to their friends. And you know what happened, mga kapatid? When these parents saw the transformation of their children, they are amazed. And marami sa kanila po nadala sa Panginoon. Dahil doon sa testimony nung kanila pong anak o nung kanilang kaibigan, dahil sila po ay namuhay bilang mga Kristiyano. Isinapamuhay ang pagiging isang Kristiyano. So, iyan po ang challenge po sa atin, mga kapatid. Tayo po bilang mga anak po ng Diyos. Let's continue to do good in our society, in our workplace, and in our family. Kahit pa wala pong nakakakita, kahit hindi po yan i-reward ng tao, we have God who sees all our actions, and we should first and foremost do what is good. Kumusta po tayo, mga kapatid? Are we committed to doing good in our family? Sa ating pong mga konteksto kung saan po tayo. In our circles of influence, do we do what is good bilang mga anak po ng ating Panginoon? As a good testimony to all the people, we should do good. And this is my challenge din, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin. To become a good citizen of this country, that's the first. We become good citizens of this country. We contribute what we have for the benefit of other people. And that's the beauty of the church, mga kapatid. Lagi tayong nababash ng mga tao. Wala naman kayong ginagawa eh. What we are doing is we are building our nation. Why? Because we are discipling people to become good citizens of the nation. Hindi porke tahimik minsan, hindi nagsasalita, wala pong ginagawa ang church. Meron po tayong ginagawa, mga kapatid. We are discipling people. Napansin niyo po ba yung mga adik na na-disciple ng church? Naging mabuting ama. Naging mabuting, dating magnanakaw, naging mabuting tao. We are discipling people. And so tayo din naman, responsibility natin na mamuhay ng legal sa ating pong bansa kung saan tayo naririto. Ito po ang challenge po sa atin, mga kapatid. To become good citizens of this country, to become a good workmate, kumusta tayo sa ating pong workplace? Tayo ba yung toxic doon? Nagdadagdag ng stress sa mga tao? Tayo ba yon? O tayo yung pag nandun yung presensya natin, people love our presence to be there. Because nararamdaman nila na tayo po ay mabuting mga katrabaho. And most importantly, in our houses, kumusta tayo?
Are we striving to become good children, good spouses? Mga kapatid, ang pinakang matindi ho rito na sukatan or ng ating pong life in our walk with the Lord is our relationship with our family. Why? Because ito po yung pinakang unang-una na testimony po natin sa tao. Kaya po ito po ang challenge ko po sa ating pong mga, sa bawat isa po sa atin. We should build up our marriage because it is our testimony to the world. We need to grow together in the Lord. Kaya po yung mga mag-aasawa, mga kapatid, today, this is the challenge for the Word of God. May you continue to commit yourselves to God, to build your marriage, your family, to establish the authority of God in the family, leading our families to the Lord. That is our responsibility bilang mga mamamayan, bilang mga anak, bilang mga asawa, to do what is right and to lead our families to the Lord. And so, ito pong mga to, mga attitude na to, ang magiging mensahe para madala natin ng mga tao sa ating sa ating Panginoon. Now, this is the challenge. Sige po, pakinex po natin. Am I living an honorable life? Patingnan po ba ang buhay natin? Meron ba tayong mga illegal na ginagawa, mga kapatid? I don't know, ah. Pero from the words of God, we do not know. Hindi naman natin na-check ang buhay po ng bawat isa. But let's allow the Lord to check our lives. Are we living honorable lives? Are we, sige po, pakinex. What do others think about my life as a Christian? Paano mo po malalaman po yan? Tanungin mo po yung asawa mo. Ano ba tawag mo? Han or darling? Darling, kumusta? Sa tingin mo namumuhay ba ako bilang isang Kristiyano? Doon mo malalaman eh, no? Kasi ikaw ang kasama mo sila eh. Alam nila mga kapatid kung merong disconnect sa buhay natin sa ipinapangaral ho natin. So, tinan po natin yung mga tao close to us and ask them, am I living a Christian life? Talaga nakikita ba sa buhay ko ang pagiging isang Kristiyano? Or Kristiyano lang ako hanggang salita? But we have to understand this, mga kapatid, that we honor God not just by words. We glorify God in our lives, in our lifestyle. And so, do people honor God because of me, because of my life? And next, sige po, what will I begin to do to glorify God more in my circles of influence? Ano sa tingin mo ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon sa oras na ito? How will you exhibit yung good works in the midst of the people who do not know our God? We should not compromise. We should stand in the truth of God. Honoring people, respecting other people, and doing good sa lahat ng sitwasyon. And most importantly, mga kapatid, we submit first and foremost to God. Tandaan po natin yan. Ang Diyos po, tayo po ay servants ng ating pong Panginoon. And as you read that, yung passage po natin dyan, makikita nyo po na first and foremost, we have to understand that we are servants of God. And we acknowledge the authority of God, and because of that, we submit to human authority. So, as a review, tatlo po ito, no? Number one, sige po, pakinex po natin. As Christians, we glorify God by being submissive to authority. Tayo po yung unang-unang nagnanais na magkaroon ng order sa ating pong lipunan, sa ating pong komunidad. Number two, as Christians, we should be respectful of others. And number three, we should be committed to good works or to doing good. Yan po ang challenge po sa atin bilang mga anak po ng ating pong Panginoon. Hindi lang po tayo narito sa mundong ito to wait for the kingdom of God to come. Hindi po tayo narito na nag-aantay na lang na, antayin ko na lang dumating ang Panginoon. Meron po tayong mission, mga kapatid, dito sa lupa. Tanong nyo na po ba, bakit nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, hindi ka agad kinuha ng Diyos? Pwede naman yun eh, no? Nung ikaw ay naligtas na, kukunin ka na agad ni Lord, ano? Para di ka na magkasala pa. Pero hindi eh, no? Nung nakakilala ka sa Lord, after mo makakilala sa Kanya, hinayaan ka pa rin ni Lord na mabuhay.
Why? Because you still have a mission in this world. And Peter reminds us in this message that we have a mission to accomplish in this crook generation, in this world. God wants to use our lives as a message to this world that God is real and the message of the gospel really transforms lives. And that is our responsibility and an opportunity. We have been part of God's family. And so if we want to win the people around us, we should exhibit ito pong mga character and attitude po na ito. And our intention is for all the people to know the Lord Jesus Christ. We point people to God. That is our purpose and our mission. And that's why the challenge ngayon po, mga kapatid, is don't just live your life. Live your life with a purpose, with a mission. Nang buhay po natin is a living message of the truth of the gospel. Sabi nga, action speaks louder than words. Tama naman po yun, ano? Yung actions po natin is louder than words. Pero it doesn't mean that hindi tayo magsasalita. Also have to preach the word, to share the gospel to other people. So by our actions and by our words, we become effective witness to this world. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong mga salita na iyo pong ipinaalala po sa amin ang aming misyon dito sa lupa. That while we are here, O God, kami po ay nais mo na gamitin to bring the message of the gospel to the people. At hindi lang po ito ang mga salita, but we have to live it out, O God. Our identity in Christ. And as we live out our identity in Christ, O Lord, may there be fruit sa aming mga buhay. Sa buhay po ng mga taong nakapaligid po sa amin. May they be drawn to you, O God. Makilala ka nila through us. Ama, gamitin mo kami. Patawarin mo rin kami sa panahon na kami po ay naging pasaway in the way we handle yung situation po namin as a citizen of the nation, sa aming workplace, at sa aming pong mga families. Lord, please forgive us and help us, O Lord, to become good testimony sa mga circles of influence po namin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.